ABS-CBN, in the service of the Filipino. Sa ulo ng mga nagbabanggang balita, ilang eskwelahan sa Nagtipunan Quirino napinsala dahil sa lindol. Storm signal number 1, nakataas na sa ilang bahagi ng Isabela. Preemptive evacuation, ipag-uutos kung kinakailangan. Traffic enforcer sa Baguio na nagpaklas ng plaka ng sasakyan ng isang hukom. Binigyan ng subpoena, aksyon ng hukom, pinabatikos. Isa sa 14 na nawawalang mangingisda, ligtas nang nakauwi sa pamilya sa Bataan. Lalaki na nakuna ng CCTV camera na nagnakaw sa isang paupahan sa Lawag City, timbog sa bypass operation. Pagdami ng mga namamalimos sa Tarlac habang papalapit ang Pasko, mahigpit na binabantayan. At kilalanin ang estudyanteng hinahangaan sa pagsagip sa buhay ng kapwa-estudyante. Magandang hapon, North Luzon. Tumama ang 4.9 magnitude na lindol sa lalawigan ng Quirino kagabi. Napinsala ang ilang eskwelahan. Pinaghahanda na rin ang mga residente sa posibleng pananalasa ng Bagyong Ramon. Narito ang report. Bahagyang umangat ang sahig at nagkabitak-bitak ang dingding ng principal's office, library, pati ilang silid-aralan sa Nagtipunan Central School sa lalawigan ng Quirino. Medyo may takot. Baka maano yung mga bata. Natatakot din pa, baka tuloy-tuloy na po ang lindol, mabagsakan po kami. Para lang iwas peligro yung mga estudyante, inusog sila dito ng ilang metro malayo doon sa nag-crack ng pader. Nakitaan din ng ganitong pinsala ang ilan pang eskwelahan sa ibang barangay ng Nagtipunan matapos ang 4.9 magnitude na lindol na tumama pasado alas 10 kagabi. Naramdaman din ang pagyanig sa iba pang bahagi ng Cagayan Valley at North Luzon. Pero wala nang naitala ng mga aftershock. Minor lang naman, mga cracks. Dito sa San Dionisio to, landingan sa Kawasid. Up to now, they cannot ascertain whether these classrooms are safe. Ang pamilya Domingo sa Barangay Pongo, laking pasalamat na ligtas sila sa lindol. Pero naghahanda na sila sa paparating na isa pang kalamidad. Isa ang kanilang lugar sa mga binabaha kung may malakas na bagyo. After noon to Friday, dapat na nakakuha kami. Pero hindi lang baha ang pinangangambahan ng Local Disaster Council, kundi pati ang pagguho ng lupa, lalo na sa Nagtipunan na nalindol. Na-consider natin yun na yung possible impact ng earthquake at the same time ito yung parating na typhoon. So parang nagsabay na yan eh. Kaya isinailalim na sa red alert status ang mga lokal na pamahalaan. Nakahanda na ang mga gamit ng rescue team, pati ang food packs ng mga lilikas na residente. Mag-ingat po ang lahat. Nagkansela na rin ng klase sa lahat ng antas bukas. Sa ngayon, manakanakang pag-ulan ang nararanasan sa Quirino. Nakisa naman sa nationwide shake drill ang Pangasinan, lalo't ilang major fault lines ang binabantayan sa probinsya. Diretso rin ang ginagawang paghanda ng mga eskwelahan at tanggapan ng gobyerno maging sa banta ng tsunami. Nagpapatrol si Joanna Takason. Sa Dagupan City National High School, maayos na lumabas ang mga estudyante sa kanilang kwarto. Nag-duck cover and hold ang mga estudyante sa Kasol Elementary School sa Bayambang, Pangasinan. Luminya sa kalumabas papunta sa school grounds. Sa grandstand naman ng Pangasinan PNP, nag-evacuate ang mga empleyado at pulis. May mga nahipit at nadaganan ng debris na collapse at sugatan na kinakailangan gamutin ng rescue team. Ito ang senaryo sa isinagawang simultaneous earthquake drill sa Pangasinan bilang paghahanda sa lindol. Para sa empleyadong si Dante, importanteng may practice sa disaster preparedness. Mga anak ko kasi,
nagpapartis din sila. Hindi bababa sa 20 pagyanig ang naitatala ng FIVOLCS kada araw at dito sa Pangasinan, binabantayan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang ilang active fault line kabilang na ang Manila Trench. Kabilang sa mga active fault lines ang Digdig Fault Line, San Manuel Fault Line at East Zambales Fault Line na posibleng makaapekto sa Pangasinan sakaling lumindol. Pinag-iingat din ng mga residente sa coastal areas sa tsunami. Tinutukoy na ang mga evacuation center sakaling tumaas ang tubig. Tsunami, nandiyan yung liquefaction, yung ground eruption ng tubig, ma'am. So nandiyan din yung landslide. So ayun yung mga bagay na tinitignan natin, ma'am, pag nagkaroon ng earthquake. 1990 nang maranasan sa Hilagang Luzon ang kinaguriang Kirrer earthquake. Kaya dapat daw gamitin ang karanasang ito para seryosohin ang mga paghahanda. Juana Takason, ABS-CBN News. Dahil naman sa banta ng Bagyong Ramon, inalerto ang mga coastal at low-lying areas sa Pangasinan. Ang problema, 2 linggo nang hindi nakakalaot ang mga mangingisda kaya apektado ang kanilang kabuhayan. Nagpapatrol, Elaine Fulgencio. Maganda man ang panahon sa Pangasinan, hindi lumaot ang mangingisdang si Isagani dahil naman sa malalaking alon at sa banta ng Bagyong Ramon. Kaya sumasideline na lang muna siya sa paggawa ng mga lambat kung saan kumikita siya ng 200 piso kada araw. Nakatenga ang abot 40 bangka sa baybayin ng Binmalay. 2 linggo na rin silang hindi makalaot dahil sa sama ng panahon sa dagat. Kasi medyo malalakas na hangin, medyo mataas na yung alon, baka tataw pa kami. Ang mga nakatira naman sa tabing dagat, itinali na rin ang bubungan at haligi mga kanilang bahay. Lalo't ayon sa PAGASA, inaasahang makararanas ng pag-ulan sa weekend ang ilang bahagi ng Rehiyon 1 dahil sa Bagyong Ramon. Kaya inalerto na rin ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga rescue team ng bawat bayan, lalo na sa mga bahaing lugar. Ready tayo. Tinitingnan natin sila. So may kanya-kanya silang preparedness measures. Both sa manpower at mga rescue equipment. Kasado na rin ang mga rescue equipment. Naka-standby alert ang PDRRMO sa Bagyong Ramon na inaasahang magla-landfall sa Cagayan sa Sabado. Elaine Fulgencio, ABS-CBN News. Nakataas na ang storm signal number 1 silang bahagi ng Isabela. Ipinag-utos ng Provincial Risk Reduction and Management Office sa mga lokal na pamahalaan ang preemptive evacuation kung kinakailangan. Nagpapatrol, Darlene Emino. Makulimlim at maulap ang buong umaga sa Isabela. Sinamantala ng ilang residente ng Barangay Bacolod, Ilagan City ang panahon para ayusin ang bubong ng bahay at makapaghanda sa paparating na bagyo. Pero sabi ni Aling Ana, kahit sanay na sila sa baha, hindi pa rin nila maiwasang mangamba kapag lumaki ang katabing Cagayan River. Naghanda kami ng pagkain, yung mga flashlight, lahat-lahat na yun, pati tubig. Para pupunta kami sa taas po, sa barangay hall. Ay, nababaha kami po rito. Puspusan na ang paghahanda ng probinsya, lalo pat nakataas na ang babala ng bagyo bilang isa sa eastern part o coastal towns ng Lalawigan na kinabibilangan ng Divilacan, Palanan at Makunakon. Ngayon ay nararamdaman na dito sa coastal areas, yung area ng nasa ilalim ng signal number 1 as of 11 a.m., yung Divilacan, Palanan at saka Dinapigi. Nakaranas na sila ng light to moderate na mga pag-ulan na may occasional na heavy rain dito sa mga lugar na to. Iniutos na ng PDRRMO sa mga lokal na pamahalaan na magsagawa ng preemptive evacuation kung kinakailangan. I just signed the advisory na, and then we will call actually sa yung mga mayors, ma'am. Na conduct the necessary precautionary measures and conduct preemptive evacuation as needed. Mahigpit na babantayan ang mga mabababa at bahaing lugar sa hilagang bahagi ng Isabela gaya ng Ilagan City. Naka-prepare na actually more than that, including yung mga trucks na gagamitin natin. Ganon din yung mga bangka natin na kalod na actually sa mga sasakyan. Sinuspindi na rin ni Governor Rodolfo Albano III ang klase sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan sa Lalawigan bukas November 15 at maging ang pasok sa mga pribado at pampublikong opisina. Pinutol na rin ng DPWH ang ilang sanga ng punong kahoy sa mga national at provincial road bilang paghahanda. Dahil na rin sa sama ng panahon, kansilado ang mga flight ng maliliit na eroplano patungong coastal towns.
buksan na rin ng magat namang isang spillway gate nito na may taas na isang metro. Nasa 189 cubic meter per second ang pinapakawalang tubig. As of 2 p.m., nasa 190.89 meters above sea level ang water elevation sa dam. Alauna naman ng tanghali nang magsimulang umulan na may kasamang mahinang hangin sa Isabela. Nakataas na ang gale warning kaya bawal nang maglayag. Darlene Gemino, ABS-CBN News. Nahuli na ang lalaking nakuna ng CCTV camera na nagnakaw sa isang paupahan. Naaresto ito dahil sa pagbebenta umano ng iligal na droga. Nagpapatrol, Jayan G. Arestado ang 19 na taong gulang na lalaki na si alias June. Nahuli ito sa pagbebenta umano ng marijuana. Siya rin yung sinasabi ng mga informants natin na nagbebenta din ng marijuana. Dito particularly sa stadium. Ang suspect ang nakuhanan sa CCTV noong November 2 at 3 na nagnakaw sa isang paupahan sa Lawag City kung saan nakuha nito ang 15,000 pesos na pera, speaker at dalawang laptop. Ang inamin kong pagnanakaw ko. Pero yung drugs po, hindi ko po magagawa. Dati na umanong nasa listahan sa iligal na droga si alias June. Naging madali na rin sa mga pulis na maituro na siya ang nagnakaw sa paupahan dahil sa mga kapansin-pansin na tattoo nito sa katawan na hagip din sa CCTV. Tulad ng tattoo nito sa paa, kamay at iba pa nitong tattoo sa katawan. Haharap ang suspect sa kasong pagbebenta ng iligal na droga at pagnanakaw. Dayan D, ABS-CBN News. Patay ang isang lalaki matapos sumalpok sa kasalubong na van ang kanyang motorsiklo. Hagip ito sa CCTV. Habang sa Magsingal, Ilocos Sur naman, isang dolphin ang natagpo ang patay. Narito ang report. Hindi na nakauwi ng buhay sa kanilang bahay ang motoristang si Joselito Tabin Jr. sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Patay si Tabin nang sumalpok ang iminamanehong motorsiklo sa kasalubong na L300 van sa National Highway sa Barangay Poblacion East, San Ildefonso, Ilocos Sur. Hagip sa CCTV ang insidente. Bali, ito pong motor, mabilis po yung takbo niya na pa-north. Tapos hindi siguro na-control ng driver yung manibela kaya kumabilang linya, bumangga sa kasalubong na L300 van. Itinakbo pa sa ospital si Tabin, pero namatay habang ginagamot. Parehong sugatan naman ang driver ng van at kasama nitong anak, pero nakalabas na sa ospital. Ayon sa mga pulis, sakay din ng L300 van ang isang pasyente na itatakbo sa ospital. Sa kalapit naman na bayan na Magsingal, Ilocos Sur, nakita ng mga residente ng barangay na malpalan ang isang patay na dolphin. May sugat ito malapit sa tiyan. Hinala ng mga residente, tila pinana ang dolphin. May haba itong halos isang metro. May kasama pa itong isa, pero dahil buhay, agad ibinalik sa dagat. Maligo sana. May nakita kami dun. At saka yung isa, yung maliit dyan. Yung first na gusto natin gawin, tingnan natin kung pwede nating maibalik sila sa karagatan. Kung hindi po, magpatulong po tayo sa kinauukulan. May panukala ngayon si Baterina sa Sanggunian Palalawigan ukol sa pagbibigay proteksyon sa mga anumang klase ng hayop sa dagat. Ready ang isang grupo ng musicaring high school students sa San Nicolas, Ilocos Norte. Nakapagtanghal sila sa musical variety show na ASAP Natin To, kasama ang sikat na singer na si Moira. Ang kanilang kwento sa report. Gamit ang gitara, octavina, bandurya, flute, drum set at ang angklong ng Indonesia. Paboritong tinutugtog ng San Nicolas National High School Cultural Ensemble ang kantang tagpuan ni Moira de la Torre. Ang pagtugtog nilang ito ay inupload pa nila sa YouTube isang taon na ang nakakaraan. At ang video na ito ang naging daan para makapag-perform kasama si Moira nito lamang November 3 sa maagang pagdiriwang ng kaarawan ng singer sa ASAP. Itinanghal ang kanta nitong tagpuan kasama ang grupo. Okay, nakapunta kami sa ASAP dahil may subject ng mga bata na 2 hours per day na silang tumutugtog ng mga iba't ibang ori
ng musika. At ang tinugtong nila ay yung musika na inawit ni Moira na pinamagatang Tagpuan. Tapos ang ginawa ng mga bata, in-upload sa YouTube. Siguro napansin ang ABS-CBN. May mahigit isang daang kasapi ang grupo na nabuo dahil sa Special Program for the Arts ng paaralan. Ang karanasang ito ay lalo pa daw nagpatibay sa interes ng grupo sa musikang Pinoy. Kasi once in a lifetime lang po kasi mga ganun. Parang pumunta na rin po kami ng abroad, ganun. Kasi pambihira lang yung napipili na, na pumupunta doon. Nagtanghal na rin ang grupo sa ibang bansa. We are very, very proud of them. Because they have gone as far as Farrington High School in Hawaii. They perform in Filipino Community Center Incorporated in Hawaii. Pinutugtog rin ng grupo ang ilang Ilocano folk songs na pangunahin nilang layuning isulong at buhayin. Susunod, traffic enforcer sa Baguio na nagbaklas ng plaka ng sasakyan ng isang hukom, binigyan ng subpoena. Aksyon ng hukom, binabatikos. At kilalanin ang estudyanteng hinahangaan dahil sa pagsagip sa buhay ng kapwa estudyante. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Patrol North Luzon. Tuloy pa rin ang trabaho ng enforcer na binigyan ng subpoena matapos tanggalan ng plaka ang sasakyan ng isang hukom mula sa Cabanatuan City. Kinokundi na ng konseho ang naging aksyon ng hukom laban sa enforcer. Nagpapatrol, Micaela Ilaw. Indirect contempt. Ito ang reklamong inihain laban sa traffic enforcer na si Bernard Batnag. Nakatanggap ito ng subpoena mula sa Municipal Trial Court ng Cabanatuan City matapos itong baklasin ang plaka ng sasakyan ni Judge Nelson Largo na umano'y illegal na nakaparada sa palengke ng Baguio noong October 25. Ayon sa hukom, na-delay ang scheduled hearing ito dahil sa ginawang pagbabaklas. Pero ayon sa enforcer, Ginagawa lang po namin yung trabaho namin, ma'am. Yan lang po. Strictly. Kung saan po yung nabaklasan ng plaka, yung complainant natin, is it's a designated parking space for PUJs. Kinundena ng konseho ang naging aksyon ng hukom laban sa enforcer. Anong gusto niya mangyari? Lahat ng mga judges, pagpunta nila rito sa Baguio, exempted sila. Ang masama doon, alam niya ang batas. He is a judge. Sa pahayag naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa DZMM, sinabi niyang pwede namang questionin ng ordinansa, pero bakit kailangan pa raw gamitin ang posisyon para makapag-impluwensya kahit na alam naman na mali ang ginawa? Opinyon naman ng isang abogado na si Attorney Lauro Gakayan. So if he has any complaint, he should file a case against the Baguio policeman in Baguio City, and the case should be handled by a Baguio City judge. He cannot be the complainant, prosecutor, and judge at the same time. Sasamahan ng legal officer ng Baguio at Baguio City Police Office ang enforcer sa November 29 para humarap sa korte ng Cabanatuan. We do not believe that he did anything wrong. I would like to explain and to expound on that na unang-una, yung pong ticket, citation yon, but it serves also as the receipt for the plate na tinanggal po. 2016 pa na ipasang Administrative Order Number 173 sa Baguio kung saan nakasaad na sisitahin, titiketan o babaklasin ang plaka ng mga sasakyan na wala sa tamang paradahan. Ngayong taon, aabot sa 21,000 plaka na ang binaklas sa Baguio. Aminado naman ang pamahalaang lungsod na masikip ang kalsada sa syudad at kulang ang paradahan. Kaya pinag-aaralan din nila ngayon kung saan maaring magtayo ng parking building para sa mga sasakyan. Micaela Ilaw, ABS-CBN News. Samantala, naglabas na ng pahayag ang kumpanya na gumamit ng mga disenyo ni Apo Wangod. Nagbabalik sa report, Micaela Ilaw. Nitong Oktubre, naglabas ng bagong disenyo ang isang streetwear line na New Era Cap Company. Pero di basta-basta ang kanilang mga disenyo dahil ang mga ito ay hango sa mga tattoo designs ng mambabatok ng Kalinga na si Apo Wangod. Umani ito ng pambabatikos mula sa netizens. Ginamit daw ang mga disenyo ng walang pahintulot. Nitong Oktubre din, kinwestiyon ng pamahalaang panlalawigan ng Kalinga ang kanilang paggamit sa disenyo. Gusto nila na malaman kung may pahintulot ang streetwear company na gamitin ang tattoo designs ni Apo Wangod. Hindi sa we are against or anti-development, but
This is of course to safeguard the culture of the Kalinga people para po hindi siya mababoy, hindi siya maging unfair sa mga taga-Kalinga. Tinanong na rin daw ng Provincial Office sa National Commission on Indigenous Peoples o NCIP kung nagpaalam ang streetwear line. Pero ayon daw sa NCIP Kalinga at Cordillera, wala silang ibinigay na pahintulot. Ayon kasi sa NCIP, bago gamitin ang disenyo ng mga katutubo, dapat ay ipaalam muna ito sa komunidad at sa kanilang ahensya. So we've already conducted our own investigation. Nag-investigate kami. Kami together with the Office of the NCIP Kalinga. Naglabas na ng pahayag ang New Era kaugnay sa issue. Ayon sa kanila, isa daw itong tribute para sa legendary mambabatok ng Butbut tribe na si Apuang Od. Isa raw itong collaboration kasama siya at kanyang pamilya. Meron din daw makukuhang benepisyo si Apuang Od at ang Butbut community. Layo ng kanilang proyekto na maipakilala ang kultura ng Kalinga Province. Sa November 19, magkakaroon ng hearing ang Sangguniang Panlalawigan ng Kalinga para pag-usapan ang isyu at pag-aralan ang mga susunod nilang aksyon. Micaela Ilaw, ABS-CBN News. Nauwi naman sa trahedya ang paliligo sa ilog ng magkakamag-anak sa San Carlos City, Pangasinan. Lumalabas sa inisyal na investigasyon ng PNP na nagkayayaang maligo sa Agde River sa bahagi ng Barangay Salinap, San Carlos City, ang mga biktima kung saan may mga kasama pa itong menor de edad. Natangay daw sila ng malakas na agos. Kahapon nagsimulang magsagawa ng search and retrieval operation ang otoridad at na-recover ang tatlong biktima pero idineklarang dead on arrival sa ospital. Kaninang umaga na na-recover ang isa pang bangkay ng nalunod. Tuloy naman ang ginagawang paghahanap sa isa pang nawawalang biktima. Sa ibang balita, habang papalapit naman ang Pasko, mas dumarami raw ang mga namamalimos sa lungsod ng Tarlac na binabantayan ngayon ng City Social Welfare and Development Office. Nagpapatrol si Noriel Pajernos. Mula sa bundok, isang pamilya ng Aita ang nagtayo ng tent sa ilalim ng tulay sa Tarlac City. Nakakasanayan na raw nilang mamalimos tuwing papalapit ang Pasko. Habang sa highway, kita rin ang mga batang badyaw habang nag-aabang ng masasakyang jeep para mamalimos o mangaruling. Ayon sa ilan, hindi nila mapigil ang magbigay ng limos lalo kung may mga batang kasama. Bibigat sila ng sobre, yung binibigat sa tag-isa-isa. Guman nila, bigay ko na. Nagagalit pa pag kukunti lang binigay mo. Pero sabi ng City Social Welfare and Development Office ng Tarlac, naghigpit sila sa pagpapatupad ng anti-mendicancy law o pagbabawal sa paghihingi ng limos lalo na sa lansangan. Delikado kasi ito. Maaari ho sila ay masagasaan, masagsweb, or yung nalalanghap ho nilang usok mo mismo sa daan, eh nakakasama ho yun sa kalusugan ho nila. Aminado ang CSWD na hindi nila mababantayan at mapagbabawalan ng lahat na magbigay ng limos. Yun nga lang, sana raw ay masisipin na magbibigay ang kaligtasan at makabubuti sa mas nakararami. Ilang beses na kayong sinabihan, lalo na ikaw ate. Kaya madalas daw magsagawa ng rescue operation ang CSWD sa pamilya ng mga badyaw at katutubo para ihatid sila sa pinanggalingang lugar. Kaya paalala sa publiko, imbes maglimos, tumulong na i-report sa CSWD o PNP kung may namamalimos para mas matulungan ang mga ito. Noriel Padiernos, ABS-CBN News. Isa sa 14 na nawawalang mangingisda nakauwi na sa pamilya sa Bataan. Ang detalye sa pagbabalik ng TV Patrol North Luzon. Nakauwi na sa kanyang probinsya sa Mariveles, Bataan ang isa sa 14 na mangingisda sa kainang bangka na nasira ng bagyong Kiel sa dagat. Narito ang report. Relax lang, dyan lang kayo po. Para safety kayo. Bumuhos ang emosyon ng mga kapamilya nang makitang buhay ang kaanak nilang si Angelito Espetito Jr. na 4 na araw na nilang pinaghahanap. Kasama si Angelito sa 14 na mangingisdang pumalaot noong November 6 pero naabutan na ng bagyong Kiel sa gitna ng karagatan sa Red Bank Scarborough. Sunod-sunod na hampas ng malalakas at higanting alon ang dahilan kaya nasira ang kanilang bangka hanggang sa tuluyan ng lumubog. Talagang nabigla rin po kami, sir, na lumakas bigla, sir. Bigla na rin po yung kapitan namin, sir.
kaya dinari ko na pagpatabi kagad. Kwento ni Angelito na siya palang nakakaligtas sa 14. Nagkahiwalay sila ng mga kasama at pati siya hindi makapaniwalang nakaligtas. Ang kalutang-lutang sir, dalawang araw po sir na nakainom po ako ng sarili ko pong Mula Palawan kung saan lumubog ang kanilang bangka, nakita siya ng iba pang mga dumada ang bangka sa may Subic, Zambales at itinurn over sa Philippine Coast Guard nitong Martes. Actually sir, kami katatanggap namin kaninang umaga ng report, yun nga nakuha namin si yung dito dun sa fishing boat dyan. Di ko kabisado sir sa ibang barko kasi yung ibang barko sir is nakabase sa Western Visayas. At saka yung isa, nakabase dito sa Manila. Ako siya nakabase kasi ako sa Sual, Pangasinan. Ang ina ni Angelito, lubos ang pagpapasalamat at muling nakita ang anak. Pero ipinagdarasal ding makita pa ang mga kasama niya. Panalangin ko sa kanila. Sana makaligtas niya. Buhay yun, huwag kang mag-alalaw. Sana nga makita silang buhay. Payo naman ng mga nanunungkulan, sundan ang paalala ng mga otoridad. Panawagan ko sa kanila kung mayroon na sa mga panahon, kailangan panisipan nila bago sila mamalakaya. At the same time, kung ano ang policy ng government o yung batas, lalong-lalo na sa Philippine Coast Guard, tungkol sa kanilang pag-logout, kailangan sumunod po sila. Patuloy pa rin ang isinasagawang search and rescue operations sa 13 pang nawawalang mangingisda. Sa Dagupan City, hinangaan ang first-year criminology student matapos niyang sagipin ang buhay ng kapwa estudyante. May kwento si Elaine Fulgencio. Ito ang litrato ng 20 anyos na si Mark Navarro matapos ma-confine sa ospital dahil sa kneecap dislocation ng sagipin niyang isang estudyante sa kanilang paaralan. Umani ito ng positibong reaksyon sa mga netizen, kabayanihan daw ang kanyang ginawa. Pero para kay Mark, na isang criminology student, tungkulin ng bawat isa na tumulong sa mga nangangailangan. Hero ka kanila pero hindi ko naman iniisip yun na ano, basta nakatulong ako sa kapwa ko tao. Nagkataon daw na pumasok sila noong Linggo para sa ROTC training nang makita ang kapwa estudyante sa bintana ng school building. Tumalon siya sa harap ko, may umano sa isip ko na ano, saluin mo na siya kanya. Kaya yun, sinalo ko na, niready ko na yung sarili ko para sa kanya. Humanga ang mga kaklase ni Mart sa kanyang ginawa. Proud din sila sa kanya. Po, siya po yung tipo ng kaklase na mabait po, ma'am. Po, inspirasyon po sa amin. Kwento pa ng kanyang tita, pinalaking may takot sa Diyos si Mart na nagsisilbi ring altar boy sa simbahan. Nung una, natakot kami para sa kanyang kalagayan, pero na-realize din namin na siguro talagang ginamit lang siya ni Lord para tumulong. Sinagot ng universidad ang gamutan ni Mart at planong bigyan ng pagkilala sa kanyang ginawa kung saan isang buhay ang nasagip. Pagkatapos gumaling, babalik sa pag-aaral si Mart na pangarap maging pulis. Elaine Fulgencio, ABS-CBN News. Have an adventure with style! Dahil sa Mount Kalugong na nasa La Trinidad, Benguet, pagkatapos umakyat sa mga rock formations, pinilig tuhod ko. Loko na, ito na lang. Ma-enjoy din ang pagpapahinga sa glamping block. Kasi first time na magkakaroon ng ganito, ng ganitong style, and parang i-highlight mo yung kagandahan ng Mount Kalugong. Enjoy the view, the smell of clean air, and mag-relax to the max. Ako si Mark Hora at samahan ako bukas sa ating weekend adventure sa iVlog yun ng bagong morning kapamilya. Yan po mga balitang nakalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat. Mga kapamilya, 41 araw na lang, Christmas na po.